Tayo natin tumayo, 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6, verse 17 and 18. 2 Kings chapter 6, verses 17 to 18. Basahin natin ng malakas. At may pagganang ang salita ng Diyos. Amen? Look at the screen. 2 Kings chapter 6, verses 17 to 18. Begin. At ang kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, ininatilangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito at kanyang binulog sila ayon sa sandang Eliseo. Pagpulayan ng Diyos ang kanyang sandang nabasa, tayo lahat ay magsipo. Pagpulayan ng Panginoon Diyos ang kanyang salita at ang biyaya ng Diyos sa masalangit ay sumaatin sa pangalan ni Kristong ating Diyos at tagapagligtas. Angels! The mightiest army of God. Do you believe in angels? I do. I have my personal experience with angels. Nakapangingilabot, nakamamangha, hindi may paliwanag, but angels do exist. Amen? Ang maangin po ay pinaka magigiting na army ng Diyos, and we are living in a world that is physical, pero kumakarating ng spirito, ng kaaway, but around us are angels protecting us sa inyong mga anak, sa tahanan. Hindi man ninyo alintana, hindi man ninyo napapansin. The angels behold their faces. Ang anghel ng Diyos ibig nakabantay sa bawat anak natin na maliliit. Kung paano sila iniingatan. Although there is such confusion sa ating panahon ngayon, that they would even tell some myth, some stories that they would lie patungkol sa existence ng angels. Mahalat, again I tell you, angels do exist. May mga anghel na kumikilos sa ating panahon. Angels whom God created noong panahon. Angels na lumaban sa Diyos. Sumama kay Satanas ay may nakakulong sa Tartarus, sa impyerno. Some are all over the places, subong sa libutan, nakikinig sa payo ng kaaway na chief enemy ng Kristiyano si Satanas. And we should never underestimate the ministry of God's angels. May mga anghel ang Diyos. Ang Bible po nagsabi, ang anghel ng Panginoon ay masculine. Lalaki po, walang angel na babae, walang angel na bata. Sila'y masculine at ang lalakas. One angel could kill 185,000 na kalaban. Isa lang. In fact, kung aratan din, sabi natin ng nakaraan. Listen, church. One angel is enough para nagputi si Satanas at ikulong si ilalim ng, sa impyerno. Amen? Isa lang, sapat na para pahintuin at supilin ang kaaway natin na pinaluhod ang buong mundo. Angels are powerful. The mightiest of God's army. Angel of God. Nakalungot na po may mga angel na nakinig sa gusto ng kaaway. But angels ng Panginoon have ministry, they have something to do sa ating mga buhay. There was a friend, kasama natin nung araw, patay niya ngayon. Mabilis ng story, listen to this. Nandun sila sa gate ng dugmata ng bahay. Hindi pa si pastor nung araw, nagtatrabaho sa malayo, uwi sa kanyang bahay. Isang araw, yung mga nasinggero, nag-iinuman. Sila nag-iinuman, namaya naghagaran ng taga. Nag-iinuman, nag-away.
mga stupidong mga tao. Dahil sa demonyong alak, yung ginamang yun, nag-away, naghagana ng taga, nagpunta sa bahay ng ating kapatid. At nagtaga sila, ang tinamaan ng taga, yung batang luno, nung kapatiran. Nasugatan at nagtatakbo yung dalawang kumag. Dumating yung kapatid natin, Kristiyano na dating kalaban, ng gobyerno na nagbalik loob sa Diyos. Naboy sa karasan, nagbalik loob sa Diyos, nagbago. Pero sino magiging matino pagka nakita mo anak mo sinaktan? Nagalit siya at nakita niya ang anak niya ay sugatan, nilusob niya yung dalawang lalaki. At tinagbantaan niya, sabi niya, kung di ako naging Kristiyano, baka ako anong magawa ko sa inyo. Huwag niyo na ulitin. Hindi siya demanda, hindi siya naman sinabi niya, huwag niyo nang gagawin uli ang ginawa niya sa anak. Hindi ba kumag, nakanganga, walang ginawa. Nung alis na kapatid natin, nagbuso yung dalawang demonyo. Magkasundo na naman sila sa kagpagawa ng kademonyon. Para si Herodes at si Pilato, nagkasundong patayin si Kristo. Nung dalawang lasing, inom na sila ang gabi. Barkada uli sila, inom na naman. At nagklaro sila, patayin natin yung pamilya. That night, nagpaklaro sila ang isang bagay na masama. Isang kabataan na nakikinig sa di kalayuan. Pumunta sila ron, yung dalawang lalaki, para di umano sakta ng pamilya. Sinusunod din sila ng isang kabataan. Maya-maya, humahangas pabalik yung dalawa para pinabal sa suka, Ilocos. Namumutla at nagtatakot, naglalaki yung mamata. Paano nangyari? Huwi ka nila. Paano nangyari? Nagkaroon tao ron. Maraming tao ron pa nagkaroon ng maliwanag. Gitna ng gubat, parang kuryente. Humahangas yung dalawa para sa nakakita ng kung ano. Tumatakot, tumatakbo. Kinabukasan, pinuntahan ng kabataan yung mag-anak. Yung kapatid nating lalaki, kasama pamilya, habang ginagamit yung anak, at sila ay nag-aayos ng buhay. Maliit lang bahay. Maliit lang. Andiyan na lahat. Sala, komedor, kainan, tulugan. All in one. Nasa isang maliit na kwarto. Tinanong siya, yung kabataan, Kuya, may mga bisita pala kagabi dito? Sabi, ano bisita? At may liwanag ha? May kuryente na ba kayo? Wala. Ang ilong namin eh. Gasera, kingkina eh. Gasera eh. Bakit ka na maliwanag na dito? Ano sasabi mo? Hanggang sa nalaman ng kapatid natin na pinagplanon siya, hindi niya sinitaan, hindi niya naman. Ang ginawa ng kapatid natin niya, umalis ang pamilya niya, tumira sa church. Manood lang, wala na sila dito. Umalis yung, namatay yung tatay nila, nawala na rin sila. Hindi na, hindi may natamis, hindi tinyeris, hindi tinresure ang ginawa ng Diyos sa kabutihan. Ano nakita ng dalawang lasing? Ano nakita ng takit na naghumahangos sila ng tatakbo? Ano yung kinukwento ng dalawa? Ang lalaki ng mga tao ron, nakaputi, may mga tabak, nakabukas, mula sa scabbard. Hawak nila yung mga tabak nila, patang liwanag. Hindi may panawad ng kapatid natin kung ano na konyon nung kinuwento niya sa akin bago punta ng Amerika. Sabi ko, those are angels. Nung gabi kayo papatayin, nung gabi kayo sasaktan, ang Diyos magpadalang anghel para bantayin ang pamilya mo. Nakita ng mga lasing sila na sabi doon sa kabataan, nakatayo lang yung mga anghel, nakalabas ang kansandata, hawak na ganun, nakatingin sa pamilya, tutulog ng payapa, benta ng anghel ng Diyos. Several times, hindi niya namamalayan. Nagpapadala niya sa anghel para ingatan ang inyong buhay. Para bantayan ang inyong pag-aksidente. May mga pangyayari na muntik na kayo namatay. Those are the times, perhaps, na ang Diyos iningatan kayo sa magitan ng kanyang anghel. Because angels do exist. Sa pamagay namin, nung maliit pa siya, nag-aaral sa Kalprovisya, nahulog siya sa balon, nawalang marang. Balon, mga kapatid, may tubig na malalim. At ikinakwento ng bata, humingi siya tulong, walang malamapit. Pero naroon naman niya, parang nainangangat sa kanya, nakangat siya, at pwede nakalabas siya sa balon. Mga kapatid, hindi po kusin yan, hindi si Casper, those are angels. Iningatan ang buhay, because angels do exist. Ang mundong ito, wala may interes sa mga bagay ng Diyos, wala may interes sa mga angels ng Diyos, but angels guard our kids, binabantayan tayo laban sa kaaway. At hanggat hindi tayo tunay na sumasampalataya, hindi niya ma-realize. But I know, angels do exist.
Ang mundo maring hindi interesado sa Diyos. But some of us, some of them, pag pinag-uusapan ng mga ganyang bagay, they sensationalize, interesado sila. And ayaw, it would spark an interest. Mga kapatid, totoo ang mga angels. May mga reasons why the world is charmed. They were amazed pagdating sa mga angels because of the spirit of hopelessness. Walang pag-asa ang tao, and they look forward na makakasubo sila ng pag-asa when they hear stories about angels. Later, mapapanood nyo rito kung paano kumilos ang anghel sa buhay ng isang pamilya naghihirap. You will see how angels help them. Dahil sa mga tao ay walang pakialam sa isang tao, selfish, sila ay gustong maglingkuran kaysa sila maglingkod. Sila hindi interesado sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Gusto sila ang gagawa ng kabutihan. Hindi sila interesado sa mga bagay ng servisyo. They are amazed by the stories of angels. Sa mga angels, hindi pinaglilingkuran. They are serving us. Ang mga tao hindi interesado sa bagay ng Diyos until they would spark yung curiosity. Interesado silang malaman yung mga unknown. May mga tanong sila, ano yung tsura ng angels? Again, angels are masculine, lalaki. At ang pagpak nila ay tatlong set. Dalawa panlipat sa gitna, dalawa sa taas, pantakas sa mukha, dalawa pantakas sa paa. Then this is pwede tumingin sa Diyos na banal, na harap-harapan, kailang takpan lang ka ng mga mukha at takpan lang ka ng mga paa. At yung isang set ay panlipad. Anim ang kanilang pakpak. Hindi sila babae at hindi sila kerubin. Sila ay mga bantay. Iniingat ang ating buhay. The world is interested in angels sa iba-ibang kaparaanan. And sometimes for the wrong reason. At may mga talata tayong pag-uusapan. Si Kristo at si Paul nagsabi tungkol sa angels several times. And I've never seen a natural angel. Pero kung nakakita ng angel na mukhang tao, dahil ako mismo nakaranas na tulungan. Hebrews chapter 13, pakibuksin yung Bible. Verse 2, Hebrews 32. Ano sabi ng Bible? Basa. Huwag ninyong louder. Sapagkat mag-ingat naman kayo sa pag-entertain naman din kila. But sometimes, that little boy, isang babae mahirap na mahirap. Sometimes yung mga isang tao, yung isang lalaking mahinang katawan. You will never know. Baka yung mga yun, pinadala na yung sa'yo ng Diyos para tulungan mo yung pala yung mga anghel. Para pakita lang ng Diyos, nakita niya kung gano'n ka may puso sa mga nangangailangan. Talata, Genesis chapter 18, verses 1 and 2. Genesis chapter 18, verses 1 and 2. Sila po ay mga lalaki. Okay? Ano sabi ng Bible? Napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insina habang siya nakaupo sa pintuan ng tolda sa kaitan ng araw. Napakita? Ano sabi sa Ingles? Tinan niya, sa 18 verse 2 sa Ingles. And the Lord appeared unto him in the place of Mamre, and he sat in the tent, verse 2. Basa. And he lifted up his eyes and looked, and lo, ano sabi? Three men stood by him. Nakita ni Abraham. Okay? Tatlong lalaki. These are angels. Mga kapatid, ito pa. 2 Peter 2:11. Samantala ang mga anghel, bagamat lalang dakila ang lakas at makapangyarihan. Angels are powerful. They could kill 185,000 enemy. Nang ganoon lang. Okay, basa. Samantalang even angels, hindi nagsasabi ng pangalipusta sa kaaway ng si Satanas. Sinasabi lang nila, sawayin ka ng Diyos. Pero may mga tao, wala na ginawa kundi sisihin ng Diyos. Sila naman may kasalanan. May galang tumaa ito, lalo na sa Diyos. Pero sila mga anghel, lalo dakila ang lakas at kapangyarihan. Sila pa yung malalakas. Angels are mentioned sa Bible, I believe, 250 times ay sa mga nakapag-aral. And the angels means messenger.
tagapagatid ng balita, and God created them ng mga espiritu bago pa man nabikain ang ating mundo. Hindi po ang awit. Psalm 148. Psalm 148 verse 1 and following. Psalm 148 verse 1 to 5. Okay, iroon na natin. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon ng kalangitan, purihin siya ng kanyang mga angels. Okay? Lahat ang angels ay napupuri sa Diyos. Amen? Angels are not eternal beings. Hindi sila lagi nag-exist. Diyos lang ang nag-exist ng paman. Nang wala pa lahat, God exists. But angels, nagsimula silang nag-exist nung sinilikha ng Diyos. Hebrews 12:22, nilikha sila ng Diyos sa bilang na marami. Hebrews 12:22. Ano po sabi ng Bible? Basa. Dato po at? Another. Sa bayan ng Diyos na buhay? Cannot be numbered. Ang angels, will cannot be numbered. You cannot count them. Pero sila nilikha ng Diyos by company. Sa pantalata, Job 38 verse 7. Job 38 verse 7. Tinawag sila mga sons of God, nagpupuri sa Diyos. Nagsisiawit. Kasama ang mga bituin. 38 verse 7. So, bakit sila nilikha ng Diyos? Why God created angels? Colossians 1:16-18. Colossians 1:16-18. Sila nilikha ng Diyos? Okay? Para sa Kanya, created by Him and for Him. At tulad din natin, nilikha tayo ng Diyos. Hanggang 18, mababasa niyan. Revelation 4:11. Okay, isa pa ang talata. Natanong niyo na ba sa sarili niyo, bakit nilikha ng Diyos tayo? Bakit nilikha ng Diyos sa lahat ng bagay? Lalo ang tao, of course, angels. Revelation 4:11. Bakit tayo nilikha ng Diyos? The same reason, nilikha niya ang mga angels. Okay, pakibasa. Begin. Louder. Na tumanggap na ang so God created us and the angels for the same reason we were created to bring God glory para lumarti ang Diyos na lahat ang gagawin natin dapat nakakalungo natin sa Kanya. Colossians 3:17-23, hindi natin mabasahin, i-flash na lang. God created us to do things that will please Him. Manulumulhati ang Diyos. Hindi ka nilikha ng Diyos para magkalat ng nakaguluhan, para mag-isakit ka ng unang bayan. No, God created you for Him. Hindi para sa Diablo. Pero sila po, angels, ay hindi mga tao, pero sila hindi Diyos. Sila po nilikha ng Diyos. Sila po ay nilalang din ng Diyos. At may katapusan ayon sa kalooban ng Diyos. Meron isang inaawit ng araw, a brand new angel in the choir, I'm gonna hear her sing. Walang her na angel. Him, his. So, ang bawat po nagsasabi na ang angel ay lalaki, makapangyarihan, higit sa tao, sila ay may tatlong set ng pakpak, at sila ay nagbabantay sa atin. Psalm 8 verse 4. Psalm 8 verse 4 sa Ingles. Psalm chapter 8 verse 4 and 5. Ano sabi ng Bible? Basa. What is man? And the son of man that thou visitest him. Verse 5. A little lower than the angels. Sinabi ng Bible, mga kapatid, the Bible says that Christ, na siya nagkataon lupa sa ating paligid, nagpunta sa ating mundo, siya ay ginawa mas mababa kaysa sa mga angel. Bakit ang nagkataon tao kasi si Kristo? Walang mataas na tao sa angel. Lahat ng tao ay mas mababa sa angels. Si Kristo ay pakababa. Again, Hebrews chapter 2, verse 9. Hebrews chapter 2, verse 9. Okay, basa. Hebrews 2 verse 9. Begin. Hindi na natin ang ginawa ng Panginoon
upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na sa kanyang kamatayan dahil sa bawat tao. Nagpakababa siya, who was made little lower than the angel, nagpakababa siya para tayo ay maitaas. Verse 16. Basa, sapagkat okay. So, there are times in the Old Testament kung saan ang mga ang Panginoon ay nagkatawang angel. Pero sa New Testament, siya ay nagkatawang tao. At yung mga kalaban ng Diyos na angel, kumalaban sa Diyos, sila nga na nakadeploy sa buong salimutan para labanan, magkalat ng kasamaan. Ephesians 6:12. Kaya minsan mahirap para sa ating mabuhay na maayos. Kaya kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Basa, Ephesians 6:12, begin. Paglilaban sa kamunuan, kapangyarihan, ng mahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Laban sa and mind you, Mama, that even these angels, even wicked angels, mga demons na naging demons, ay kasama ng mga reliyon na nagtuturo ng kadayaan, pandaraya. Sinasabi si Kristo ay hindi Diyos. 1 Timothy 4:1. Kung tayo may patay ni angel na good, sila naman may patay ni evil spirit. Basa. Begin. Magiging sa espiritu ng panghikaya at aral ng demonyo. Ano'y aral ng demonyo? Verse 2. Ano ang tangayan nila? May hypocrisy. Lying. Walang konsensya yung mga yan. Lahat, peperahan, kukubayan ng mga miyembro, walang pakailan kung mga tao magnakaw para ibigay sa simbahan. Bakit? Wala kasing konsensya. Verse 3, ano ba araw ng demonyo? Okay, bawal bang mag-asawa? Hindi. Isa lang. Okay, ano ba sabi? Lumayo sa pagkain. Anong religion na nagbabawal ng pagkain? Aral ng demonyo. At yan may basbas ng mga demons na dapat tanggapin ng tao na may pagpapasalamat. Pagka may mga religion na nagbabawal ng pagkain, aral mo ng demonyo yan. Nagbabawal ng pag-asawa. Iba na sumubra. Apat pwede. Wala ba yung sa Bible? Angels are invisible spirit. Sila po ay naglilingkod sa atin. Nagbabantay. Espiritu sila. Ngayon, let's read 2 Kings chapter 6 verse 8. And to this will I close. Again, angels exist. Angels are with us right now. Spirits na nakabantay sa ating mga anak. Hindi kanila pipigilin, hindi kanila sasawiin, but iingatan kanila sa utos ng Diyos. Kaya dapat tayo laging conscious. Pakibasa natin. Begin. Ang hari. Verse 9. Ano ang sabi sa verse 11? Basa. Then verse 12.
Kansas na ipinaalam ng Diyos sa magitan ni Elisha yung battle plan para bantayan sila. Verse 13. Basta. Verse 14. Kahit sila sumuroon ng mga kabayo, mga karo, malaking upo, at sila napuroon sa gabi, pinagkap ang bayan sa palibot. Next. Araw, ang daming kalaban. Sabi ng likod ni Elisha, nakasama yung assistant, "Bossing, ang daming kalaban. Nakakatakot. Ano gagawin natin?" 16. Siguro, natataranta niya assistant niya, "Bossing, ang dami natin kalaban. And yet, sinasabi mo, huwag kang takot. Mas marami yung sumasa atin kaysa sa kanila. Eh sir, dadalawa na tayo, ang daming kalaban. Ano sasabihin mo, marami tayo. Mas marami sumasa atin. Comedy nga eh. Sabi, paano kami namin? Okay? Pero alam niyo, nakikita ni Elisha, mas marami yung sumasa atin. Alam niyo bakit? Angels all over. Kasama nila. Kaya buong loob ni Elisha, hindi tayo pababa ng Diyos. Then mas marami tayo kaysa sa kanila. Mas marami sumasa sa atin kaysa sa sumasa kanila. Amen? Amen. Nalaman ni Elisha, sila, nalikod ng Diyos, ang daming kalaban, papatay sila. At sabi nung assistant niya, kawawa tayo. Sabi ni Elisha, huwag matapat. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Ano siya sabi natin? Walang problema, sabi ni Elisha. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano sabi sa verse 17? Basa. At siya nakakita, narito. Sabi nila siya, Panginoon, buksan mo mata na aking sama. Let him see. At nakita niya ang dami ng mga kabayo, nakaharo, mga fighting, army, handang pumatay ng kalaban. Verse 18. Basa. Those were the days na pag sinabi ng likod ng Diyos, nangyayari. Oh, sana mangyari din sa ngayon. Pero hindi po tiyak lagi ang puso ng mga Kristiyano. May mga pastor, they would command, "Lord, supukin mo sila! Patayin mo sila!" Buti ng Diyos hindi ututo. But to si Elijah, tama lang ang sinasabi niya, "Panginoon, gabihan mo kami, idinadalain ko po, bulagin yung mata ng kalaban." And then the Lord did. May kasama silang mga angels, hindi mabilang. Mga kapatid, ito na huli. Angels do exist. During 1990s, sisimula ko ng gawain kasama sa Nurse Agaray. Sinusubo ko ng paralysis ko, napaparalyze ako. Pag ako po na matagal, siguro 30 minutes, hindi na makakatayo, totally paralyzed na ako. Sumaka ko ng bus, buntang monumento, pumuntang Santa Maria. Pagbaba ko ng bus sa may MCU, nadapan ako sa gitna ng kalsada. Nagbangon na lang ako nakatawid sa mga isi-jeep. Mula monumento hanggang Santa Maria, inaabot na ilang oras noon. Delikado na ako, hindi na makakababa. Doon ako nakasakay sa unahan ng jeep. Pagdating sa Santa Maria, bumaba na ako at alam ko na wala ang pag-asa. Natumba na ako ng tuluyan. Alam ko pa paano mangyayari sa akin, ma-aksidente ko o anuman. Sabi pa ako ng tulungan mo ko. Paipa ako kay Pedro. Wala pa lakas takas. Pumunta ako sa gawain, nag-iisa ako. Nung paglipot yung ganon,
May dumating na lalaki, medyo mataba siya, maputi, nakangiti siya. Binuot ako. Isinakay ako sa tricycle. At siyempre, pag itinulungan, ano gagawin mo pag tinulungan ng tao? Papasalamat ka. May isinakay niya sa tricycle. Ang tendency ko lumigo at magpasalamat. Sabi ko, nasa na siya? Sabi sa driver, nasa niya nagbuot sa akin? Sabi ko, hindi po nakita, sir. Eh, paano ba ka nakasakay dyan? Kitang-kita ko, I could still remember his face. Medyo chubby, maputi siya. Nakangiti siya. I believe that's angel of God. No wonder, paglipas ng mga taon, eto pa rin ako, grateful sa Diyos. Because I believe God is with us. These are mighty angels of God. Though you cannot see them, angels are among us. Angels are among us. Hindi naman sila makita, but they are mighty army of God, ready to protect you. Huwag nang ipahamak ang sarili ninyo. Now, I want you to watch this. This is a story